Kahapon, nung tayo po ay dinalaw ng Department of Health para po ibalita sa atin na kalalabas lamang po ang resulta mula sa Philippine Genome Center na ang isa pong residente ng aming pong lungsod ay nag-positive for the UK variant, ay napag-usapan naman namin. Kaya lang syempre hindi natin naasahan na mababalita ito agad-agad ng ating pong kalihim ng kalusugan. Tumawag na sa akin kanina ang kapitana ng Barangay Kamuning at sinabi niya na napakarami sa kanya mga mamamayan, takot na, nangangamba na, at marami din sa kanila ay hindi na pinayagang pumasok sa iba't iba nilang mga tanggapan, no, bilang mga empleyado. So in other words, they were not allowed to report for work. And that is very, very sad, no, because this is because of a lack of information and a lack of education and a lack of awareness that could have been curtailed or avoided had we been given the opportunity to inform the public properly about it. No? Gusto ko rin po siguro ipaalam din sa atin pong mga employers, no, yung mga iba't ibang opisina na unawaan ko po kung kayo po ay nangangamba. Pero dito sa Lungsod Quezon, meron po tayong tinatawag na anti-discrimination ordinance. Isa po tayo sa lungsod na nagpasa nito sapagkat alam natin na because of ignorance, sometimes we do things that are unfair and unjust to our fellow men. And this is something we are ready to pursue kung patuloy pa rin dinidiscriminate ang mga mamamayan ng Barangay Kamuning nang dahil sa kasong ito na wala namang batayan para sila ay mag-discriminate. What I'm saying is after we have already informed the public, made them aware of the true situation, and yet patuloy pa rin nilang dinidiscriminate ang mga mamamayan ng Kamuning na walang batayan, no basis whatsoever, just by being residents of Kamuning, hindi na sila papayagan magtrabaho o hindi na sila pahihintulutan maghanap buhay. That is subject to charges sa ilalim po ng ating anti-discrimination ordinance. I believe by the premature announcement of this case as having come from Kamuning without describing the circumstances surrounding his having become positive. So ang taong ito po ay hindi po lumapag sa komunidad, hindi po umuwi sa kanyang tahanan, wala pong nakasalamuha na galing po sa Barangay Kamuning, diretso po siya sa isolation facility. At yung mga taga Quezon City will be our responsibility and we will take care of these individuals who come from Quezon City. So dito sa ating pong lungsod, meron po tayong polisiya. Ito yung special concern lockdown. Ang nilalockdown lang po natin ay kalsada, eskinita, or compounds, no, where we have clearly observed community transmission or clustering. Ito po, ang ibig sabihin po nito ay nagkahawaan na ang magkakapitbahay, ang magkakapamilya, at maari maghawaan pa sa mas marami pang tao kung hindi sila i-lockdown. It seems to be that the virus appears to have been acquired abroad, no? And since the index case did not set foot in the barangay, at it is very unlikely that nakahawa siya sa kanyang mga kapitbahay, wala pa rin batayan para mag-lockdown doon. Nakita ko that Kamuning is in fact one of the barangays in our city with the lowest number of COVID positive cases. And we have not observed any clustering yet there or any community transmission. So I think the question of whether we will lockdown cannot be answered now. However, in the future, if we do observe these things that for me are the basis of a lockdown, then yes, we will of course take these necessary precautionary measures. Lahat po ng halos lahat po ng malalaking barangay sa ating pong lungsod, about 96 barangays I believe, have their own barangay isolation facilities which add up to our city's isolation beds, at we have over 2,000, no? So we have enough quarantine facilities at the moment. And in terms of contact tracing, we have raised the number of persons contact traced per positive individual. It used to be 30 is to 1. Bumaba ng konti kasi natapos na yung kontrata namin sa DILG. So nananawagan po ako, Secretary. Sana i-renew po ninyo yung kontrata ng mga contact tracers po na in-assign ninyo dahil naging napaka-epekto po ng contact tracing natin under
with the help of the DILG. And testing po, we test about 2,500 daily, no, which is more than the target given to us by the IATF. We are only supposed to test about 7,500 a week, pero we do about 2,500 tests daily. Ang measures na ginagawa ng Quezon City, katulad nung nangyari dito sa kaso natin, naka-institute na yung quarantine measures natin. So from the hotel, inassist siya ng barangay na make sure na tinrain namin sila on transporting a COVID case. So na maganda yung infection control pagdating dun sa isolation facility, na isolate siya na maigi. Nag-request siya ng mas malaking quarantine facility. So nilagay natin siya sa HOPE facilities natin. So, and then na-x-ray natin siya. By this time, hindi pa natin alam na bago siyang variant, no? Pero na-institute na natin ang mga ganitong quarantine measures. So ganun ka galing ang pag-disease surveillance natin dito sa Quezon City. Lahat ng mga foreigners o Pilipino na babalik sa Quezon City must observe strictly yung 14-day quarantine upon returning. Diba minsan after makuha na nila yung result, nag-negative na, pinapauwi na sa bahay. Ngayon, hindi po ina-allow na natin yung ganun. Tatapusin nila yung 14-day quarantine nila. Kung nasa hotel sila outside Quezon City and they want to be transferred to our quarantine facility, pinapacilitate po natin yun. Pero hindi siya pwedeng umuwi sa kanyang bahay. Kausap namin siya kagabi, so okay naman siya. Kaya lang yung na-x-ray natin siya, meron siyang pneumonia, so continuous yung kanyang antibiotics, no? Siyempre nag-worry siya kasi sinabi na natin sa kanya kagabi na meron siyang yung bagong variant, no? So tinatanong siya kung ano bang extra gamot ang kanyang ipi-take. So sinabi namin na wala naman, so tuloy niya lang yung kanyang antibiotics kasi nga kailangan yung tapusin. And then wala na siyang, sa pagkakausap natin sa kanya, ma'am, wala na siyang ubo, no? Maayos na yung kanyang pananalita. So sa HOPE facility natin, merong doktor, merong nurse na nagmo-monitor sa kanya 24/7. So yun po ang ginagawa natin ngayon. So antayin na lang natin siya ma-recover and then we're going to have another test sa kanya. And then yung kanyang girlfriend ay nasa HOPE facility sa yan. Ang kanyang pamilya ay undergoing testing right now as we speak. Tapos yung mga birth natin ay also undergoing quarantine and testing now. Yung mga naandun sa HOPE facilities, dinedetermine pa natin ang bukas, yung pinaka-earliest, pwede silang i-test. When we started, though, we really focused on the trace, isolate, and treat. So those are the three things that are very important. Regardless kung anong variant pa siya, as long as we are able to address all three things, then you can say that Quezon City citizens are safe. No, that's why with this variant, nagkataon, the patient was positive already. We found out only yesterday that it is the new strain. But prior to that, all the protocols have been addressed and met. Diba? Na-isolate ka agad siya, nadala ka agad sa quarantine facility. There was zero interaction with the population of their barangay. So the patient went directly to the isolation facility. So with regards to Kamuning, talagang nakikita namin at the moment that they are safe, no? But syempre, just to be sure, si Doc Rolly, the epidemiology department, would like to be sure and still find a way to contact trace if there are other people that had exposure. But at the meantime, talagang kita-kita na natitrace talaga kung saan pumunta yung tao because we were following the right protocols. I feel that we have managed quite well this new variant given the protocols that we have in place. But kahapon or 2 days ago, naglabas na rin po tayo ng announcement na inaanyayahan po natin lahat po ng mga mamamayan ng lungsod Quezon na nagpunta po sa traslasyon noong nakaraang Sabado na mag-avail po ng ating free testing. No? So may free testing po tayo para sa inyong lahat.